Magandang umaga sa bawat isa. Welcome po sa ating online service. Welcome po lalo na sa mga first time na naka-attend. So, ako po si Pastor Franklin Benitez ng CLGF Church. Welcome po sa ating online service. At lagi kayong welcome po na manood ng aming service. At huwag po nating kalimutan, i-press yung like, share, and love button para po maraming makapakinig ng salita ng Panginoon sa araw na ito. At kung pa pwede po, tayo manalangin muna no, sa umagang ito upang samahan tayo ng Panginoon. Lord, salamat po sa araw na ito na binigay niyo sa amin. Salamat dahil buhay pa kami. Salamat sa kalakasan, sa mga blessings na amin natatanggap. Panginoon Diyos, salamat sa kabutihan mo. Dalangin po namin na itong araw na ito, Panginoon, ay patuloy mo kaming i-remind sa iyo, patungkol sa iyong mga salita, Panginoon Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So tayo po ay magsisimula sa ating church ng Rapid Test Series. No? So ito yung title ng ating series, Rapid Test. Naisip ko lang ito kasi nga masyadong sikat no, ang rapid test na ito na salita. At alam naman natin kung bakit nagkakaroon ng rapid test dahil ito dun sa COVID-19 na ating nararanasan na hanggang ngayon hindi pa natatapos. At alam naman natin na nagsimula ito na hindi pinapansin ng marami, dinededma lang ito hanggang sa kumalat na ito sa maraming mundo at maraming naapektuhan at ilong ilan ay namatay na. So, ba't ba nagra-rapid test para matingnan at matulungan itong taong ito kung ito pa ay positive? Siyempre, pag ito ay positive, tutulungan ito at gagamutin ito. Nakakalungkot lang yung mga mahihina, hindi po sila nakakasurvive. Pero mas marami naman ang gumagaling sa awa ng ating Panginoon. So, although sabi nila, ang rapid test na ito ay hindi katulad ng swab test na accurate. Pero merong isang rapid test no, na ako naniniwala na si Lord gusto tayong i-rapid test ngayon. So, spiritually speaking, God is looking for people na gusto niyang i-test. Kasi bakit niya gustong i-test? Dahil gusto niyang iligtas itong mga ito. At ayaw niya mapahamak itong mga ito. At ako naniniwala, no, nung si Jesus nga pumunta dito, naalala ko, naghanap din siya ng mga makasalanan. So, natatandaan natin yan, he ate with tax collectors and sinners upang itong mga ito ay tulungan niya. Alam niyo po, itong virus na ito na ating kinakaharap, iisa lang virus ito, no? Pero kinakatakutan ng tao. Pero merong mga spiritual virus na hindi natin napapansin na pwede natin ikamatay ito. Ikamatay ng ating init sa Panginoon. Ito yung mga bagay na spiritual virus na kung saan pwede ikamatay ng relationship natin sa ating kapwa-tao. Ito yung mga virus na unti-unti tayong naapektuhan na hindi natin napapansin na minsan napapalayo tayo sa gusto ng Panginoon. That's why kailangan natin mapag-usapan ito. Kailangan matest tayo, ma-rapid test tayo upang matulungan tayo ng ating Panginoon. And the title po of my message for this morning ay Don't Allow Sin to Grow. So gusto tayo ni Lord na check upin sa umagang ito kung kamusta ba yung buhay natin. Tayo ba ay nag-struggle sa kasalanan? At alam po naman na ang buong mundo ay nag-struggle sa kasalanan ngayon. So don't allow sin to grow. Ang tanong, tayo ba ay nag-grow sa Panginoon o yung kasalanan ang patuloy na nag-grow sa atin? So dapat isipin po natin yan at tingnan po natin sa umaga, sa araw na ito. Ano ba yung nag-grow sa akin? Ito bang kasalanan na ito ay patuloy kong mga nararanasan ito? At habang tayo nabubuhay, nararanasan natin ang mga bagay na kung saan itong kasalanan na ito, no, parang COVID din eh. Minsan, konti lang yung epekto eh. Sa China lang, hanggang sa umabot na sa buong mundo. At may mga ganyang kasalanan sa buhay natin na pag hindi natin ito nabantayan at hindi natin ito naidulog sa Panginoon, ito po ay patuloy na mag-grow sa buhay po natin. So that's why, okay, itong araw na ito, pakisabi sa iyong sarili, don't allow sin to grow. Pakisabi sa iyong katabi, don't allow sin to grow. So, tayo po ay magbabasa mula sa James chapter 1, verse 13 to 16. Ang sabi po dito, and remember when you are being tempted, do not say God is tempting me. God is never tempted to do wrong. And He never tempts anyone else. Verse 14, temptation comes from our own desires which entice us and drag us away. These desires give birth to sinful actions. And then, this is where I get my title, no?
And when sin is allowed to grow, okay? And when sin is allowed to grow, ano daw mangyayari? Pag hinayaan mo mag-grow tong kasalanan, it gives birth to death. And then verse 15. So don't be misled by my dear brothers and sisters. So very relevant, no, dun sa ating pinagdadaanan ngayon na pag hinayaan natin, di tayo nag-ingat sa COVID na ito, na may mga binibigay na protocols, maaring pag nagkaroon tayo na ito, pwede natin ikamatay. Ganon din na kasalanan, no? Na pag inalaw natin ito, patuloy na kumilos sa buhay po natin. Ang resulta po nito, nagbibigay daw po ito ng death. So, yun ang pag-uusapan natin. And alam ko naman na sa araw na ito na kasama natin ang Panginoon, tutulungan niya tayo sa anumang kasalanan na patuloy na nag-grow sa buhay natin. Kasi bilang pastor, wala akong kapangyarihan para pabagalin yung kasalanan sa buhay niyo. Andi dito ako para i-remind lang ang bawat isa patungkol sa salita ng Panginoon. But I believe that God is with us, tutulungan niya tayo sa anumang klaseng pinagdadaanan natin. Kaya nga may mga church, kaya nga may mga ganitong gathering. Dahil hindi ito para sa mga perfect na tao. Remember sa ating church, no? We call our church every time we gather there a place of second chance because we know the struggle of many people at hindi biro ang kasalanan sa buhay ng tao. At alam naman natin yung epekto na gaya na sinabi natin kanina. When you allow sin to grow, it gives birth to death. That's why you are here para matulungan ka. You are watching this video para matulungan ka. Okay? So, dapat ma-rapid test tayo. Okay? Para matulungan tayo. At sino mag-rapid test sa atin? Walang iba kundi ang Holy Spirit sa buhay po natin. So, alam naman natin that sin always leads to death. Okay? Pero dun sa mga na kay Kristo na, okay? Dun sa mga wala pa kay Kristo, automatic talaga yung kasalanan. Papunta sila sa condemnation, sa eternity, sa eternal hell na tinatawag natin. Pero doon sa mga mananampalataya na, okay, when we allow this sin to grow, of course, may grace ang Lord, pero wag natin kakalimutan, there is always consequence sa mga kasalanan na ginagawa natin. That's why we are not encouraging each and everyone, oh, may biyaya si Lord, continue to commit sin. Because as much as possible, no, sinabi na ng Bible, when sin is allowed to grow, it gives birth to death. So, let us not allow this sin to grow po sa buhay po natin. Okay? So, napakaganda, no? Na basahin po natin ngayon yung sa binasa natin. No? So, nawa ay tulungan tayo ng Panginoon sa umagang ito. Okay? So, ako naniniwala na pag ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, kaya kanyang pagalingin. So, ito pong binasa natin ay nasa James chapter 1. No? Pero gusto kong tingnan natin yung dun sa James chapter 5 verse 16. Kasi alam naman natin yung resulta ng kasalanan, okay? Ay may epekto ito sa buhay ng bawat isa. So that's why we need to confess it. We need to tell other people. We need to confess it to God upang tayo ay gumaling. Kasi the more na tinatago natin yung ating kasalanan, the more po tayong natin inaalagaan siya, okay, the more po tayo mahihirapan. Kaya sabi sa James chapter 5, verse 16, mga kapatid, ang ganda. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Alam niyo po bakit sinabing i-confess yung kasalanan upang ikaw ay gumaling? Kasi ito pong taong ito ay nagkaroon ng karamdaman gawa na kasalanan. Yun po ay consequence. There's power in confession that every time we sin, we need to confess it to the Lord. We need to confess it to the people that we trust, mga kapatid. Sa pagdating po sa verse 19 to 20, no, tingnan natin to. Ang gandang sinabi. Finally, as member of God's beloved family, so sa mga believer na ito, no, we must go after the one who wanders from the truth and bring him back. Ito po yung mga nawawala sa wisyo nila. Ito yung mga tao nga, okay, patuloy na nahihirapan, okay, sa paggawa ng mabuti at sila ay nawawala sa kalooban ng Panginoon. Verse 20, for the one who restores the sinning believer back to God from the error of his way, give back to his soul life from the dead and covers over countless sins by demonstration of love. So, we can see, no, from the word of God na napakahalaga po nito, no. Yung restoration na ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan po ng pag-ibig ay napakapangyarihan. That's why kung tayo po ay nagkakasala sa panahon na ito, so wag po natin ito itago, sabihin po natin ito. That's why sa ating church, mayroon tayong mga life group na tinatawag na kung saan
we can share all our struggles. Kasi hindi naman natin ito mai-share sa loob ng church na pag tayo magkakasama, mahiya tayo. That's why we invite you sa ating church na maghanap kayo ng life group para matulungan kayo sa issue ng kasalanan kasi hindi po biro ito sa buhay ng tao dahil marami po maapektuhan dito. So I have five points po sa para sa bawat isa ngayong umagang ito para makatulong po sa atin upang itong sin na ito ay hindi mag-grow. Okay? So I'm sure na magugustuhan niyo po ito kasi ayaw naman natin na magpatuloy at lumago ang kasalanan sa buhay natin. Number one, you need to identify that persistent sin. So dapat na-identify natin, ano ba itong kasalanan na patuloy kung paulit-ulit na ginagawa? We need to identify that. Kasi napakahalaga po yan. At dahil alam naman natin na ang kasalanan na pagpatuloy natin ginagawa, maraming naapektuhan yan. Gaya na sinabi ko kanina sa aking intro, that's why we need to identify. Ano ba yun na gagawa ang kasalanan? Kasi nakakasagabal po yan sa ating spiritual na buhay. Pansinin po natin, kahit saan tayo magpunta o kahit sino makasalamuhan natin, yung kasalanan natin paulit-ulit. Kahit sino nakakausap natin. Okay, so ang daming mga bagay sa buhay natin, no? Ng mga nakaka-apekto po sa buhay natin. That's why we need to identify. Ano ba yung kasalanan na ito na paulit-ulit? At alam naman natin na si devil, okay, God never tempt us, no? Malino naman ang Bible sa binasa natin. Si devil lang. Si tinetest tayo ni Lord. Magkaiba yung temptation and test. God is testing us. But the devil always keeps on tempting us. Hanggat nabubuhay ka, talagang dadaanan mo yan. Walang katapusan yan. At bakit? Ang objective niya kasi gusto niya ma-distract ka, gusto niya manghina ka, gusto niya ma-out of focus ka, okay, papagalin yung paglago mo sa Panginoon. Remember, nung nakilala mo sa Lord, nung una talagang excited ka hanggang sa, nung una talagang pursigido ka hanggang sa bumagal ng bumagal ang iyong pag-grow sa Panginoon. Kasi nga, etong kasalanan na ito na patuloy na talagang inaatake tayo ng kaaway. Kaya ang ganda lang sinabi no sa Hebrews 12 chapter 1. Sabi nito, we should remove from our lives anything that gets in the way of our spiritual growth. Oh, ang ganda lang sinabi ng Bible no. So alisin daw natin sa buhay natin yung mga nakakahadlang sa ating paglago. Okay? At sabi rin, especially those persistent sins that so easily distract us. So we can see the effect yung kasalanan, no? Nagdi-distract ito sa atin. Kaya kailangan natin ito, okay, ma-identify, mga kapatid. At gusto ko lang maipakita rin sa inyo ngayong araw na ito na pag ang kasalanan na ito, may mga triggers po yan. Kaya natin ito napapaulit-ulit kasi may mga nagtitrigger yan sa buhay natin. Alamin natin kung ano yung mga nagtitrigger, kung ba't ka nakakasala. Okay, parang sa high blood, may nagtitrigger sa high blood. Ano yan? Kumain ka na lechon, hindi magti-trigger yan. So we need to understand what are the triggers, no? Ano ba yung nagti-trigger sa akin na pag na ito nangyayari sa akin, mas bumibigay ako sa kasalanan na ito. Okay, ito yung mga triggers, no? Na ito ay mga ayon sa pag-aaral, sa research, ito yung mga panahon, no? Majority. So ayon sa mga interview, ito yung mga kadalasan nangyayari kaya sila patuloy na bumibigay sa kasalanan. Pag dumaan sila sa mga triggers na ito. Tinan niyo po ito. Number one trigger, emotionally exhausted. Pag ikaw ay emotionally exhausted and you can handle your emotions, ang bilis po na atake ng kasalanan po sa buhay natin. Tinan niyo po ang sabi ng Proverbs 4:23. So above all, guard the affections of your heart. Emotions yan. For they afflict all that you are. So naapektuhan ang buong pagkatao. Pay attention to the welfare of your innermost beings. For from there flows the wellspring of life. So pinag-usapan dito, no? Above all daw, higit sa lahat, bantayan natin yung ating mga puso. Pag naapektuhan na yung ating puso, apektado na po ang maraming parte ng ating buhay. That's why yung ating innermost being, we need to protect that. No? So bantayan po natin. At sino magbabantay niyan? Hindi si pastor, hindi yung leader mo. Walang iba magbabantay ng iyong puso, ng iyong emotion, kundi ikaw yan. Ano pa yung mga nagtitrigger? Physically exhausted. Pag lagi kang pagod sa trabaho, okay? At pagdating mo sa bahay, ang dumi-dumi pa ng bahay, puro kalat. So, pag biglang papasok si Satan, oy, pagod-pagod to ah.
physically exhausted to, papasukan ko nga to. Ang bilis mo bumigay doon. Discouragement. Yan, mga nagtitrigger yan. Pag ikaw ay nadi-discourage, at alam naman natin na si Satan magaling sa timing yan. Bakit? Musician eh. Musician si Satan. Bago siya naging Satan, Lucifer, he is a musician. Alam niya kung kailan papasok. 1, 2, 3, pasok. Alam niya yan. Kaya pag ikaw nadi-discourage, papasukan ka niya. Alam niya yun. Magaling siya dyan. Okay, naalala niyo nung tinempt na si Jesus? O hindi niya na-tempt si Jesus? Ang sabi ng Bible, at umalis si Satan muli. At naghintay ng pagkakataon. Matyaga maghintay si Satan. Alam niya yan ang timing. Okay? That's why, pag alam niya, oh, nadi-discourage to, papasukan ko to ng tukso. Spiritual dryness, pag ikaw ay nagpapabaya sa iyong panalangin, pag ikaw ay nagpapabaya sa gawain ng Panginoon, pag ikaw ay nagpapabaya sa pagbabasa ng salitaan ng Diyos, and then nagkakaroon ka ng spiritual dryness, that's the time papasukan ka ng matinding temptation. Ano pa mga triggers? Insecurities. Pag dumating yung mga insecurities, lahat ito kasi nagpapababa ng ating mga emotion eh. Nagpapababa ng ating, alam nyo yun, ng ating mga apoy sa Panginoon eh. Insecurities, pag nai-insecure ka, ginawa mo na't lahat pero mas nagustuhan pa yung ginagawa ng iba. Alam mong ginawa mo na yung the best mo pero parang mas matindi, ba't nagugustuhan pa nila iba? And then, darating insecurity sa buhay mo, biglang papasukan ka ngayon ng kaaway. Matiming talaga eh. Ano pa? Holding a grudge. Yung pag meron ka mga tinatago eh, ng mga galit sa puso mo, okay, it's an entry point of the devil eh. Alam ni Satan yun, nasasabi niya, op, merong ano yan, may tinatago sa puso niya yan. May mga issue sa puso niya, no? Papasukan ka niya. Ano pa? Pag ikaw ay namatayan, pag may nawala sa'yo, na mahal sa buhay mo, okay, pag yung mga importante sa buhay mo ay nawala, at ikaw ay down na down, and then that's the time, papasok ang kaaway. That's why, mga kapatid, we need to anticipate, we need to check kung ano ba yung mga nagtitrigger. So number one, always, ano po yun? Sinabi ko, you need to identify that persistent sin. Paulit-ulit. Number two, you need to look ahead. Okay? Dapat alam mo na, inaano mo na, tinitingnan mo na, ano ba mangyayari pag nagkasala ako, no? Alam ko na, mapapahamak ako eh. Alam mo, pabigyan ko kayo ng example. Pag ikaw nalubak sa isang daan, pag bumalik ka doon sa daan na yon, syempre iiwas ka na. Bakit? Alam mo, makaka-apekto sa'yo. Dapat ganyan tayo mag-isip. Ano ba mangyayari sa akin? Ano ba epekto nito? Pag ako ay nagkasalahan po dito. Dahil pag naunawaan mo na ang daang mali na tinatahak mo, iiwas ka na dyan. Okay? Alam mo lang ang mataas ang risk. O, diba? Rapid test series tayo. Alam mo lang ang mataas ang risk ng virus sa mataong lugar. O, hindi mo sa... Hindi ka nag-look ahead, hindi mo inisip, nako baka tamaan ako dito ah. So dapat tinitingnan po natin, tinitingnan natin, nako baka mapahamak ako dito. No? Tingnan mo pa lang sa malayo, no? Ang problema sa atin pag malapit na at saka mo lang tinitingnan. 'Yun ang problema. Pag nandito na, oh, tinitingnan ko, wala na. Huli na lahat. Eh kasi bakit? Malapit na eh. So dapat sa malayo pa lang tinitingnan mo na, oh, paano 'yung mangyayari? Makaka-apekto ba sa spiritual life ko 'to? Makaka-apekto ba to sa aking relationship sa Panginoon? Makaka-apekto ba to sa aking pag-grow? So dapat tinitingnan na natin malayo pa lang. Eh kasi pag nandiyan na, nakatutok na sa mukha mo, wala na. Hirap ka na dun. Hindi mo na naano eh. Hindi mo na nakita. Dapat malayo pa lang. Okay? Kita nyo, sabi ng Psalms 14:8. Ang ganda. Sinabi dito, the wise man looks ahead. The fool attempts to fool himself and won't face facts. So yung mga matatalino daw, malayo pa lang tinitingnan nila. Iba naman yung malayo ang tingin. Iba naman yun, no? Wala namang tinatanaw. Iba naman yun. Pagkaiba yun. So yung mga tao na talagang gusto nila mag-grow, no? Because alam, lahat naman tayo gusto natin mag-grow eh. Wala namang tao na hindi gusto lumago sa Panginoon. Di ba? Lahat naman tayo gusto natin mag-grow. Lalo na kung alam mo salita ng Panginoon na gusto ng Diyos na lumago ka. Una-una, desire ng Lord yan. That's why God will help us. Because God wants us to grow. Kaya tutulungan niya tayo sa kasalanan nito. Sabi nga ng Bible, di ba? Ang desire ng Panginoon, I want you to grow like Christ in everything. So, gusto ng Diyos na lahat tayo mga anak niya ay lumago katulad ni Kristo. Amen? So, mga kapatid, tulungan tayo dito sa ating church. Tulungan natin yung mga nag-struggle sa mga kasalanan dito. I-share nyo na itong mga video na ito. Alam ko, marami kayong kaibigan nag-i-struggle talaga. Tulungan na natin sila.
tinan po natin ito. Proverbs 4, verse 26 to 27. Ang ganda ng sinabi ng Bible dito. Watch your step, okay? Stick to the path and be safe. Don't sidetrack, okay? Pull back your foot from danger. So, bantay mo raw yung mga hakbang mo. Mag-stick ka lang dun sa tamang dinadaanan. Okay? Huwag ka masyadong ansaan dumadaan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka kung saan-saan dumadaan. Nasa sidetrack ka eh. Okay, hilay mo. Sabi ng Bible, pull back your foot. O, sino magpo-pull back ng foot mo? Ikaw. Yan. Okay, sabi, pull back your foot. Sabi ng Proverbs. Foot from danger. Alam mo lang ang danger, hindi mo pa pull back. Umayos ka. Tulungan natin. Lahat tayo rito. I'm not exempted. Every one of us. Ba't ko napili ito? Kasi talaga naman matinding laban natin dito. Eh. Gusto, kasi bilang pastor, gusto natin lumago lahat. Gusto ko lumago lahat ang bawat isa. Amen? So pag hindi natin ito nabantayan, hindi natin ito na rapid test, naku po, delikado po yan. Okay, stick to the path. Sabi mo sa katabi mo, stick to the path. Sabi mo sa sarili mo, stick to the path. Stick to the path. Number three, you need to anticipate the result. Okay, ano ba resulta? Ano ba magiging resulta pag ikaw ay bumaksak, patuloy na bumabaksak? Alam niyo po, sa aking observation, ha, yung mga taong patuloy na bumabaksak, so of course, nakakaawa sila, kailangan nilang ma-restore and we want to pray for them. No? Wala talaga naging masaya eh. Doon sa patuloy na lumalago sa kasalanan, kaya sinabi ng Bible, don't allow sin to grow kasi talaga makaka-apekto ito. Wala pa ako nakitang, uy, praise the Lord, yung kasalanan ko, palakas ng palakas. Uy, praise God, talagang yung kasalanan, enjoy na enjoy ko, wala eh. Talagang may maraming epekto yan, may resulta yan. Kung ikaw ay may asawa, syempre, magkakagulo pamilya mo, magkakagulo kayo, lahat kayo. Diyan ang mga resulta. Maraming resulta, kapatid eh. Yung iba na nadidisgrasya ng maaga-aga. Ang daming resulta eh. That's why kailangan ma-anticipate natin kapag ako patuloy dito, ano ba mangyayari? Tapos minsan sinisisi pa natin si Lord pag nadadry tayo. Lord, nagdadry ako ngayon eh. Panginoon, nawawala yung apoy ko. Hindi naman si Lord na may kasalanan eh. Ikaw eh. Bakit? Kasi nga, winarning nga na tayo ni Lord na huwag natin hayaan lumaki yung kasalanan, hinahayaan pa natin. Okay? At ang resulta, alam mo po, ito ay nakakalungkot eh. Ang kasalanan po na patuloy ay nakaka-effect. Yes, may grace si Lord, no? Pero mayroong konsekwensi. It affects our body. Ito po yung sinabi ng Bible. Tingnan po natin. Nakaka-apekto to sa ating mga pangangatawan eh. 1 Corinthians chapter 6, verse 18. Kausap dito mga mananampalataya sa Corinto. Sabi po ni Pablo, sabi dito, sa verse 18, run from sexual sin. Pag sinabing sexual sin, immorality. Pag sinabing immorality, ito yung hindi pa kasal pero nagtatalik na. Adultery, ito yung may asawa na nakikipag-sex pa sa iba. So sabi dito, run. Ibig sabihin, run from sexual sin. It is an urgency call, no? Urgency to. Ibig sabihin, big deal ang sexual sin. Kaya sinasabi ni Paul, oy, tumakbo kayo. Parang may pag may sunog, takbo! Di ba? Ganun eh. Pag may sunog, di ba? Takbo kayo. Di naman pag may mga panic sa pagkain, nagtatabuan sila, ibig sabihin, may sense of urgency. So, hindi biro talaga ang sexual sin. Kasi sinabi ni Paul, run from sexual sin. Hindi naman sinabing slow motion from sexual sin. Ibig sabihin, big deal talaga ito sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya tignan nyo, mga kapatid, run from sexual sin, no other sin so clearly affects the body as this one does. Alam nyo, even grace preachers, pag pinrish nila ito, tulad ng mga kilala ko mga pastor na sobrang radical grace mag-preach, pag dinadaanan nila ito, sinasabi rin nila ito, no? Nakaka-apekto talaga sa katawan ang kasalanan. Kasi nga, may consequence talaga, mga kapatid. At hindi lang sinabi rito kung anong klaseng apekto ang mangyayari sa katawan natin. Hindi ko alam kung buni yan, had-had ba yan, or pimples ba yan. Hindi ko alam, pwedeng liver problem, kidney problem. I don't know. Basta it affects our body. At sabi rito, for sexual immorality is a sin against your own body. Ang sexual immorality daw, mga kapatid, ito yung isang klaseng kasalanan na laban sa ating katawan. Labag talaga ito. Tinan niyo po, even David, alam niya po yung hirap pag ikaw ay patuloy sa paggawa ng kasalanan. Sabi po sa Psalms 38 verse 3, because of your anger, my whole body is sick. My health is broken because of my sins. So, naiintindihan niya rin yung grace ni Lord, naiintindihan niya yung love ni Lord, but I'm telling you, there's a consequence.
Kasi hindi naman sasabihin ng Bible to na run from sexual sin. Don't allow sin to grow kung walang epekto ito. Kasi kung ito ay nakakapaglago sa spiritual, i-encourage tayo ng Bible. Sasabihin ng Bible, continue to sin for you to grow. Hindi. The Bible is clearly reminding us to run away. Don't allow sin to grow. Okay? So, tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa atin pong church, we need to help one another. Okay? Number four, you need to ask God for help. Yun ang sinasabi ko, napakahalaga. Kung ikaw ay nag-struggle sa kasalanan, walang ibang pwedeng tumulong sa iyo kung hindi ang kapangyarihan, kundi ang Panginoon Diyos. Because God is willing. Ayun, alam mo, pag tayo napapahamak, we need help from other people. No? Sabi nga ng Psalms 50, verse 15, They call on me when you are in trouble, and I will rescue you, and I will give me my glory. So we can call to God at ililigtas tayo ng Panginoon. Hindi ko lang nailagay dito, no? Sabi nga ng Bible, alinaw, pray that you may not lead into temptation. Doon pa lang sa Our Father, alinaw na, thy kingdom come, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Mga kapatid, hanggat, bakit, isa pa sa dahilan kung ba't ko napili ito, no? Don't allow sin to grow. Kasi nakakulong tayo sa mga bahay-bahay ngayon. Pansinin natin, hindi tayo masyado nakakapag-fellowship, hindi tayo nakakapunta sa church, hindi tayo nakakapunta sa mga Life Connect, sa mga Soaking Night. Lagi tayo nakakulong mag-isa. We are physically exhausted, emotionally exhausted. Nakakulong lang tayo sa loob ng kwarto at yun yung gusto ng enemy. Okay? So, maganda ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Why? Because God exposed everything that can hinder our spiritual growth. God wants to help us. Gusto ng Lord tulungan tayo. Okay? Sabi nga na Bible, if you ask anything according to His will, He will give it. Will ba ni Lord na magtagumpay tayo? Will ba ni Lord na maka-overcome tayo? Yes. Will po ng Panginoon yan. Gusto ng Panginoon yan. So Hebrews 4, gusto kong tingnan natin, 15 to 16. Ang ganda po na sinabi ng Bible dito. This high priest, Jesus, okay? Kung hindi mo pa natatanggap si Jesus, if this is your first time, you need Jesus Christ. Okay? Pero doon sa mga mananampalataya na, okay? It is a reminder na meron tayong high priest, si Jesus. Sabi rito, verse 15, this high priest Jesus of ours understands our weaknesses since he had the same temptations we do. Though he never once gave way to them and sinned. So kaya pala, no, ang ganda, galing ng Bible. Dinaalam pala ni Lord ito para maintindihan niya yung pinagdadaanan natin. I'm sure naiintindihan tayo ni Lord. Don't get me wrong, ha? Ang problema kasi ng marami, inaintindihan naman ako ni Lord, kaya hayaan niya na lang magpatuloy. Hindi, naiintindihan ka ni Lord para makapagtagumpay ka. Yun ang ibig sabihin po ng salita ng Panginoon. Verse 16, so let us come boldly to the very throne of God and stay there. Ang ganda na sinabi ng Bible, and stay there. Bumabad ka ron to receive His mercy and to find grace to help us in times of our need. Ito po yung tinatawag natin the power of our personal devotion. That's why in our church, we always encourage you na kahit walang soaking night, when you are alone, always spend time to God. Come, you can come boldly to the throne of God. You already have an access to God. At sabi roon, and stay there. Meaning to say, bumabad ka. Ang problema, mas bumababad ka pa doon sa kahinaan mo. Imbis na magbabad ka sa very throne of God. Biro mo, naka-access ka sa trono ng Diyos. Andun ka lang mismo. At let us come boldly. Meaning to say, meron kang lakas na loob na lumapit. Bakit? Because you have a high priest. That's why if you are watching tonight na wala pa si Jesus sa life mo, you need Jesus so you can have an access to the throne of God. At kung ikaw naman ay matagal naman na palataya, it's about time to come boldly, mga kapatid. Seek His presence. Ba? Lalo na sa ating church, we always say we have dalawa lang why we exist. Seeking God and empower disciples. Kasama yan sa pag-seek ng God because every time we seek God, ang dami pong benefits sa buhay natin.
nawawala yung mga worry natin, nawawala yung mga bigat ng ating kalooban, napapalakas ang ating spiritual na buhay. Pag tayo po ay lumalapit sa Panginoon, nagiging kamukha natin ng Diyos, yung isip niya nakukuha natin, yung puso niya nararamdaman natin, napapalakas tayo ng Panginoon at natutulungan tayo ng Panginoon. So that's why don't allow sin to grow in your life. Number five, and this is the last, you need God's power. Alam ng Diyos na hindi natin kaya. Ako, hindi ko rin kaya. Okay? Lahat nga, sa totoo lang, a lot of leaders and pastors around the world, lahat ay nakakaranas ng mga matitinding, mga pinagdadaanan. Kaya, kailangan natin nakapangyarihan ng Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng Galatians chapter 5, verse 16. I advise you, okay, ito yung pinakamagandang advice, no? Dito sa aking dito sa araw na ito, ito yung pinakamagandang advice. Sabi mo sa katabi mo, ito yung pinakamagandang advice para sa iyo. Okay? Sabi ni ng Bible, I advise you to obey only the Holy Spirit's instructions. Pause muna ako diyan. Bago ka pa pag ikaw ay natutukso, meron ka rin instruction na naririnig. Ano 'yan? It's either your flesh or it's either the devil. Remember, God never tempts us. He only tests us. But the devil will always tempt us. At siya'y nagbibigay ng suggestion, siya'y nagbibigay ng instruction. Kaya ang ganda na advice ni Paul. Sabi niya, I advise you to obey only. Nilagay pa yung salitang only. Bakit? There's this tendency na marami kang marinig na advice. Okay? Ka-advice ng kaibigan mo, advice ng kung sino man, advice ng demonyo, advice ng lahat. Advice ng TV, advice ng internet, advice ng lahat. Mga advice yan eh. Pero yung advice ng Holy Spirit, di kayo papahamak niya. Tinan niyo, sabi. I advise you to obey the Holy Spirit's instructions. He will tell you where to go. Grabe, no? He will tell you where to go and what to do. And then you won't always be doing the wrong things. Your evil nature wants you. Sobrang gandang advice ni Paul. Sobrang gandang advice ni Paul. Grabe, I believe this week, no? I believe this week na ang life group ay grabe. You will enjoy the power of God in your life. I encourage you, kung wala pa kayo life group, nako, join any life group. Kasi ito yung i-discuss nila eh. That's why if you are facing this kind of problem in your life, no? Itong mga kasalanan na ito, nako, mga kapatid, it's about time to ask God for help. Okay? So nawa, mga kapatid, no? Itong message na ito, itong rapid test series, no? Ulitin ko, bago ako matapos, napili ko itong rapid test na ito dahil maraming bagay sa buhay natin sa panahon na ito na pwede natin ikamatay spiritually, ikahina ng ating mga apoy, ng ating pagsisilbi sa Panginoon, kaya dapat ma-rapid test para maagapan. Kaya nira-rapid test spiritually para matulungan. Kaya nira-rapid test para magkaroon ng survey. Gaya na sinabi ko, no, si Jesus pumunta rito, hinanap niya yung mga struggle. May mga maraming pinagdadaanan. Nawa po ang aming church. Nawa po ang church po ni Jesus Christ through CLGF because I don't own the church. It's Jesus Christ who owns the church. He is the one who builds His church, not my church. I'm just a servant. I'm just a follower of Jesus Christ, CLGF. I don't own CLGF. CLGF ay binili ng Panginoong Yesus. Pinagbayaran ng dugo ni Yesus. Sa ating pong church, we need to help one another. Tulungan natin yung mga nagkakasala. Huwag yung nagkakasala na nga, dudurugin pa natin. Tulungan po natin ang bawat isa. That's why you are welcome to join our church. You are welcome to join our life group, our life connect. Lahat po ng yan ay bukas sa mga upang ang mga tao ay matulungan. Kasi yun po, sabi nga ni Jesus, I came not to call the righteous, but sinners for the sick people. So ganun po no, ang mindset po dito sa aming church. We want to help people. And we want all of us to grow. Hindi yung sin na nag-grow, kung hindi yung ating spiritual life sa ating Panginoon. Nawa kayo ay pinagpala na salita ng Panginoon. Nawa po kayo ay na-bless. Okay, medyo hindi natin alam kung kailan tayo uli magsasama-sama. Pero ang salita po ng Diyos ay buhay na buhay.
ang kapangyarihan ng Santong Espiritu po ay available sa bawat isa sa atin at alam ko po na hindi niya tayo pababayaan. So tayo po ay manalangin sa araw na ito upang tayo ay tulungan ng Panginoon sa bawat kasalanan na ating pinagdadaanan. Panginoon Diyos, salamat. Jesus Christ, you are our High Priest. And we can come boldly to the throne of God right now. Father God in heaven, you are the only one, Father, that can help us in our struggles, O Lord. Sa mga bagay na nagiging pabigat, nag-aalis ng aming focus, nagpapahina sa amin, nakaka-apekto sa aming relationship sa iyo at sa mga maraming tao, tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos. Gamitin mo po ang service na ito, itong online na ito, upang maraming tao, Panginoon Diyos, ang siyang matulungan, Panginoon. Lord, I am not a perfect person, Lord. Kailangan ko rin ang biyaya mo, tulong mo, Panginoon. Dahil lahat kami ay hindi exempted sa mga bagay na ito. Walang magaling dito, Panginoon. Lahat ng ito ay dahil lang sa iyo. Sa iyo lang kami umaasa. Sa iyong biyaya kami umaasa. Holy Spirit, sa iyo lang. Sa mga instructions mo lang, Panginoon. Sa mga naranasan ng mga mananampalataya noon pa, Panginoon Diyos. At kung ikaw ay nakikinig ngayon at wala pa si Jesus Christ sa buhay mo, inaanyayahan kita na sundin ang panalangin na ito para magsimula na ang iyong relationship sa Panginoon Diyos. No, sabihin mo po na ganito ang itong panalangin na ito. Panginoon Diyos, ako po'y makasalanan. Humingi po ako ng tawad sa lahat ng nagawa kong pagkakasala. Salamat po, Panginoon, dahil binigay mo yung bugtong na anak upang pagbayaran lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso upang maging tagapagligtas at hari ng aking buhay. Panginoon Diyos, Ama, salamat sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sa kaligtasan ng aking kaluluwa at ng aking buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen at Amen. So, congratulations po kung kayo na nalangin ng panalangin na pagpapatawad sa Panginoon. We'd like to congratulate you. At hindi pa yan dyan natatapos. Gusto po namin kayong tulungan at maalagaan sa pamamagitan po ng aming church. Okay? Pwede kayong mag-message sa Christ the Living God Fellowship page or pwede kayong mag-comment below. Sabihin mo, please, sabihin niyo po ng please PM me, I need help. Okay? We are glad to help you po sa inyong mga pinagdadaanan. Our church po is open 24/7. Just message our page po. So, hindi po na titigil ang gawain ng Panginoon because our church is not a Sunday-driven church. Our church po, CLGF, is a mission-driven church. At gusto po namin makatulong sa mga taong na nangangailangan ng tulong spiritually. God bless po sa inyo. Don't forget our series. Ito po ay tatakbo ng ilang linggo, Rapid Test Series. God bless everyone and stay safe.